Kapurisakaitaasan, siya'y papurihan, Diyos ng lahat o papuri. Sa kaitaasan, siya'y papurihan, ngayon at magpakailanman. Umawit ang daigdigan, lahat ng naroroon. Umawit ang sangkatauhan, purihin ang Panginoon. Papuri sa kaitaasan, siya'y papurihan, Diyos ng lahat o papuri. Sa kaitaasan, siya'y papurihan, ngayon at magpakailanman. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin po natin ang ating mga kasalanan upang marapat tayong gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin po sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, nalubha akong nagkasala sa isip, sa salita, at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birhing Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng mga pangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, si San Bernabeng puspos ng Espiritu Santo, at pananampalatayang matibay ay sinabi mong ibukod upang ganapan ang pag-akit sa mga bansa. Ang mabuting balita na masigasig niyang inilahad ay patuloy nawang maipahayag sa totohan ng matupad sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, maraming naniwala at nanalig sa Panginoon. Nabalitaan ito ng simbahan sa Jerusalem, kaya't sinugo nila sa Antioquia si Bernabe. Nang dumating siya roon at makita ang pagpapala ng Diyos sa kanila, siya ay nagalak at pinagpayuhan silang lahat na manatiling tapat sa Panginoon. Mabuting tao si Bernabe, puspos ng Espiritu Santo, at matibay ang pananampalataya, kaya marami siyang nadala sa Panginoon. Nagpunta si Bernabe sa Tarso upang hanapin si Saulo, at ng kanyang matagpuan ay sinama sa Antioquia. Isang taong singkad silang nanatili roon kasama-sama ng simbahan, at nagturo
sa maraming tao. At doon sa Antioquia, unang tinawag na Kristiyano ang mga alagad. May mga propeta at mga guro sa simbahan sa Antioquia. Kabilang dito sina Bernabe, Simeon, na tinaguriang Negro, Lucio, na taga Sirene, Saulo, at Manain, kababata ng tetrarkang si Herodes. Samantalang sila'y nag-aayuno at sumasamba sa Panginoon, sinabi sa kanila ng Espiritu Santo, "Ibukod ninyo sina Bernabe at Saulo, sila'y hinirang ko para sa tanging gawaing inilaan ko sa kanila." Pagkatapos nilang magayuno at manalangin, ipinatong nila sa dalawa ang kanilang mga kamay at sila'y pinayaon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Panginoong nagliligtas sa tanang bansa'y nahayag. Panginoong nagliligtas sa tanang bansa'y nahayag. Umawit ng bagong awit at sa poon ay ialay. Pagkatiyaong ginawa niya ay kahanga-hangang tunay. Sa sariling lakas niya at taglay na kabanalan, walang hirap na natamo, iyaong hangad na tagumpay. Panginoong nagliligtas sa tanang bansa'y nahayag. Ang tagumpay niyang ito'y siya na rin ang naghayag. Sa harap ng mga bansa'y nahayag ang pagliligtas. Ang pangako sa Israel, lubos niyang tinutupad. Panginoong nagliligtas sa tanang bansa'y nahayag. Tapat siya sa kanila at ang pag-ibig ay wagas. Ang tagumpay ng ating Diyos kahit saan ay namalas. Magkaingay na may galak yaong lahat sa daigdig. Ang puon ay buong galak na purihin sa pag-awit. Panginoong nagliligtas sa tanang bansa'y nahayag. Sa saliw ng mga lira, iparinig yaong tugtog. At ang puon ay purihin ng tugtuging malindog. Tugtugin din ang trumpeta na kasaliwang tambuli. Magkaingay sa harapan ng puon na ating hari. Panginoong nagliligtas sa tanang bansa'y nahayag. Magsitayo na po ang lahat. Alleluia, 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 alleluia. Umayo't magturo kayo. Palaging kasama ako hanggang sa wakas ng mundo. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia. Sumainyo ang Panginoon at sumaiyo rin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Umayo kayo at ipangaral ninyo ang na malapit nang maghari ang Diyos. Pagalingin ninyo ang mga may sakit at buhay na mga patay. Pagalingin ninyo ang mga kitongin at palayasin na mga demonyo.
Yamang tumanggap kayo ng walang bayad, magbigay naman kayo ng walang bayad. Huwag kayong magdala ng salapi, maging ginto, pilak o tanso sa inyong mga lukbutan. Huwag din kayong magdala ng supot sa inyong paglalakad, ni bihisan, pampalit ng panyapak o tungkod, sapagkat ang manggagawa ay may karapatan ng kanyang ikabubuhay. At saan man sa ang bayan kayo o nayon, dumating, humanap kayo ng taong karapat, dapat pakituluyan, at manatili kayo roon habang kayo'y nasa lugar na iyon. Pagpasok ninyo sa bahay, sabihin ninyo, maghari nawa ang kapayapaan sa bahay na ito. Kung karapat dapat ang mga tao sa bahay na iyon, panatilihin ninyo sa kanila ang inyong bati. Ngunit kung hindi, bawiin ninyo ito. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna ang lahat. Sa araw na ito, pinagdiriwang po natin ang kapistahan ni San Bernabe. Sino po si San Bernabe? Siya po, mababasa natin sa Gawa ng mga Apostol, nakasama ho lagi ni Pablo sa kanyang pagpapangaral ng mabuting balita, sa kanyang mga pagmimisyon, sa mga pinupuntahang bayan ni Pablo. Si Bernabe ay isa rin niyang isa sa mga kanyang kasama. Kasama ng nangangaral ng mabuting balita. At kinalaunan, si Pablo ay iniwan na ho si Bernabe. Si Bernabe ay tumayo sa kanyang sariling paa, sa kanyang pagmimisyon, sa kanyang pagpapahayag ng mabuting balita at pagbabahagi nito. Maganda rin po sa atin bilang Kristiyano, makuha din sa ating pagdiriwang sa ating santo ngayon, na tayo din bilang Kristiyano ay inaanyayahan na ang mabuting balita ni Kristo ay ibahagi natin sa lahat. Sa ating mga nakakaloopang palad, sa ating mga nakikilala, kung nasaan ka man naroon, hindi mo kailangan pumunta sa malayong lugar para magmisyon, sabi nga natin. Sa iyong pamilya, doon ka tinatawag na maging magmisyon. Doon ka tinatawag na ibahagi ang mabuting balita. Kung sa iyong mga katrabaho, kung sa tingin mo'y wala doon ang presensya ng Diyos, doon mo ipakilala si Jesus. Sabihin, Father, paano yun? Baka iba yung maging pagtingin sa akin ng mga kasama ko. Sino ba nagsabing tatanggapin ng lahat ang mabuting balita? Kahit si Jesus mismo nagsabi, hindi lahat na makikinig sa'yo ay tatanggap sa iyong salita. Kahit naman din si Jesus, ganoon din ang karanasan. Hindi marami rin hindi tumanggap sa kanyang aral at utos. Maraming hindi naniniwala sa kanyang mga tinuturo. Marami pa rin ang nanatiling matigas ang kanilang puso at hindi tinanggap ang mga turo ni Jesus. Pero kahit ganun pa man, si Jesus ay patuloy pa rin sa kanyang pagbabahagi. Si Bernabe rin, no, sa ating ang santo pinagdiriwang natin ngayon, hindi naman lahat ng pinuntahan niya ay tinanggap ang kanyang mga aral at turo. Nakaramdam ng pag-uusig sa kanilang pagpapahayag. Sila minsan ni Pablo ay nakaranas ng mga hagupit, ibinilanggo dahil sa mabuting balita. Kaya ho, ang cost din ng ating pagsunod, may halaga din ang pagsunod natin kay Jesus. May challenge din. Pero may pangako din ng Diyos. Sa kabila ng mga challenges natin sa ating pagsasabuhay ng pananampalataya, ang pangako ng Diyos ay hindi tayo nag-iisa. Kaya ho sa ating ebanghelyo, binilinan niya ang mga kanyang mga alagad na wag magdala ng kahit ano sa kanilang pagpasok sa alinmang bayan. Bakit ho ginawa ni Jesus yun para sa kanila? Para maramdaman nila kung paano sila papatnubayan ng Diyos. Nang Diyos ang magbibigay sa kanila
ang Diyos ang magiging gabay nila, ang Diyos ang mag-aalaga sa kanila. At sa maganda rin sa atin bilang Kristiyano, na palalimin din natin ang ating tiwala sa Diyos na nagmamahal sa atin. Na siya ang kakalinga sa atin, siya magpo-provide ng pangangailangan natin. Kaya huwag tayo masyadong mag-worry. Sabi nga ng Ebanghelyo, huwag ka masyadong mag-alala kung ang mga ibon nga ay pinapakain ng Diyos, ikaw pa kaya? Kaya maganda rin no, sa atin bilang mga Kristiyano, sa ating paglago, sa ating pananampalataya, ay ang ating patuloy na pagtitiwala sa Diyos na nagmamahal sa atin. Na siya ang kakalinga sa atin, siya magpapatnubay sa atin, siya magbibigay ng ating pangangailangan sa takdang panahon dahil hindi iniiwan ni Jesus ang kanyang mga alagad. Sinasamahan, pinapatnubayan, iniingatan at kinakalinga. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal ko mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos Ama na nagnanais na ang lahat ng tao ay maligtas at makabatid ng katotohanan. Ang ating itugon, maghari ka nawa sa amin, O Panginoon. Maghari ka nawa sa amin, O Panginoon. Ang Santo Papa, mga obispo at mga pare, naway patnubayan ng banal na Espiritu sa pagtataguyod ng layunin ng misyon. Manalangin tayo. Maghari ka nawa sa amin, O Panginoon. Ang mga misyonero naway, maipahayag si Kristo sa mundo sa pamamagitan ng kanilang paglilingkod na may kababaang loob na hindi nakabatay sa kanilang kapangyarihan o kabantugan. Manalangin tayo. Maghari ka nawa sa amin, O Panginoon. Ang mga laikong mananampalataya, naway mapukaw ang kalooban sa pag-ibig sa Diyos at sa kapwa para sila ay makipagtulungan sa pagmisyong gawain ng simbahan. Manalangin tayo. Maghari ka nawa sa amin, O Panginoon. Ang mga Kristiyano naway makaunawa sa kanilang pananagutang palaganapin ang mabuting balita ng kaligtasan sa lahat ng tao. Manalangin tayo. Maghari ka nawa sa amin, O Panginoon. Ang mga kabataang lalaki at babae naway magkaroon ng tapang na tumugon sa panawagan ni Kristo at makibahagi sa mga gawaing pangmisyon. Manalangin tayo. Maghari ka nawa sa amin, O Panginoon. Ama naming Diyos, kalooban mo na maipahayag at maitatag ang iyong kaharian sa lahat ng dako. Sa pamamagitan ni San Barnabas, marapatin mong maging pabunga ang aming pagsisikap na mapalaganap ang iyong kaharian. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Aming alay sa'yo, Panginoon. Ang tinapay at alak na iyong kaloob upang gunitain ang iyo.
bayan na. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid, ito pang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang maaming mga alay ay gawin mong banal sa iyong pagbabasbas na nagpapaalab nawa sa ningas ng iyong pag-ibig sa aming lahat, sapagkat ito ring ang nagbunsod kay San Bernabe para ihatid sa mga bansa ang liwanag ng mabuting balita sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Itinatag niya ang iyong sambayanan at ang mga apostol ay saligat katuwang sa pagpapanatili ng iyong pagmamahal na di magwawakas kahit kailan. Kaming sambayanan mo dito sa daigdig ay katibayan ng pamumuhay sa langit. Kaming naririto ang tagapagpahiwatig sa pagkakaisa ng tanan sa iyong pag-ibig. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu gawin mong banal ang kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin ito ang aking katawan na iahandog para sa inyo. Gayun din naman na matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunhin natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kaming nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo
para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming na himlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay kayo hindi ng lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa na mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpas sa walang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos, ito nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Papalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amin, pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo, at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Stay with me, Lord, that I may never forget you. Stay with me, Lord, because I'm weak. Stay with me, Lord, for you. Stay with me, Lord, for you are my light. Oh, how I need you, my Jesus, in this night of exile. Stay with me, my Jesus, in the breaking of the breath, the light which disperses all darkness, the force that sustains me, the unique joy of my heart. Stay with me, Lord, to show me your will. Stay with me, Lord, that I may hear your voice and follow you. Stay with me, Lord, for I desire to love you. Stay with me, Lord, if you wish me to be faithful to you. Oh, how I need you, my Jesus, in this night of exile. Stay with me, my Jesus, the breaking of the breath, the light which disperses all darkness, the force that sustains me, the unique joy of my heart. How I need you, my Jesus, in this night of exile. Stay with me, my Jesus, in the breaking of the bread, the light which disperses all darkness, the force that sustains me, the unique joy of my heart. Announcement: mabibili pa rin po ang ating opisyal na imahen ni Jesus Nazareno. Ang mga ito po ay mabibili lamang sa ating Parish Finance Office. Ang malilikom po na pundo ay gagamitin sa pagsasaayos ng ating Adoration Chapel at Baptistry.
Sa darating na June 22, 2024, Sabado, magkakaroon po tayo ng binyagang bayan para sa mga batang 0 to 7 years old. Handog sa kapistahan ng kapanganakan ni San Juan Bautista. Sa mga nagnanais, maaari kayong pumunta sa record office ng parokya na matatagpuan sa ground floor ng Cardinal Sin Building mula 8 ng umaga hanggang 5 ng hapon. Para sa mga katanungan at detalye, maaari kayong mag-message o pumunta sa FB page ng parokya. Ang huling pagpapatala o pagpapalista ay sa June 18, 2024, araw ng Martes. Pagkatapos ng misa, bibisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat, sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming tumanggap sa banal na pakikinabang, ay nakikiusap sa iyo na ang aming pinagsaluhan sa paggunita sa Apostol San Bernabe ay maganap ng hayagan sa aming buhay sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na po ang Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angka na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan ng may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga may daladala nilang imahin at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng ating mapagmahal na Diyos, ang Ama at ang Anak at ang Espiritu Santo. Amen. Umayo kayo, taglay ang kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. O ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin.
nuestro Padre Jesús Nazareno, minulwalhati kanyang